Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. At may gabi-galab shoutout po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Especially mention sa ating mga ka-action man, mga ka-camping. Muli naman tayo nagbabalik at ibigay ko lang po sa inyo o i-share ko po sa inyo itong video ni Mr. President Bongbong Marcos na naka-live sa Naga City, na kung saan binisita niya po ang ating mga kababayan na nandun sa evacuation center ho, mga ka-action, mga ka-camping. Ayan, courtesy po sa video ng PTV Philippines. Ayan, please allow me to use for informative purposes only. So, pangunahan ko po kayo mga ka-action, medyo maingay po ang ating area, gawa ng marami po ang mga children of God dito. Okay, panoorin po muna natin ito mga ka-action. Magandang umaga po mga kasama. Good morning po. Dumaan lang po ako para makita na yung mga dala namin na tulong at kayo lahat kayo na kailangan mag-evacuate dahil nakalubog pa yung mga ibang bahay ninyo at na-evacuate para dinagay na ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. Ngayon ito nakapila na yung mga iba para mapakatanggap noong cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Pero yung mga uuwi, para kahit na uuwi ay... una ninyong dating sa mga bahay ninyo, tutulungan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng mga food pack dahil sa pag-uwi ninyo, baka hindi pa kayo magluto, hindi pa nawala yung mga ibang gamit ninyo. So magpapadala pa rin kami ng food pack sa inyo. Kaya mabigat itong nangyari sa inyo at napakalaki ng tubig na dumaan. At ang mahirap kasi... yung baha na galing kami sa Buli, walang, hindi gumagalaw talaga yung tubig eh. Oh, marami dun sa ano, hindi talaga gumagalaw ng tubig, kaya gagahakanapan natin ng paraan yan. Ngayon, ngunit para sa ngayon, ay asahan ninyo, basta't nandito ang pamahalaan, tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Sabihan nyo lang, andito si Mayor, andito si Secretary Rex, andito yung mga ibang cabinet secretary, para marinig mula sa inyo kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Sige, basta't asahan ninyo, hindi kayo namin nakakalimutan at lagi namin iniisip kung paano kayong tulungan. Sige po, maraming salamat po.
Alright, so hanggang dyan na lang ho tayo mga ka-action, no? Kasi sasalita sa dyan for briefing ho mga ka-action. Live po yan, mahabang-mahaba po yan. Mahigit isang oras. Ay, kulang-kulang isang oras po yan. Ayan, kung gusto nyo panoorin, puntahan nyo po sa PTV ang full video po, okay? Sa PTV Philippines, kasi kinovered po yan. Okay, so ang masasabi ko lang una-una, maraming salamat Mr. President Bongbong Marcos sa pagtugon nyo po at lalong-lalo pinakita nyo po ang inyong presensya dyan sa ating mga kababayan na nasalanta ng kalamidad ng Bagyong Christine at binisita nyo po, personal nyo na binisita dyan sa evacuation center ng Naga City. I think sa Naga City po yun kasi may nakalagay Naga City Live. Ayan, correct me if I'm wrong na lang ha, hindi po ako sigurado, pero sa part po ito ng Bicol, okay? So, ito po yung sinasabi ko. Katulad po ng ginagawa ni Atty. Lenny Robredo, hindi lang po mga ayuda ang kailangan ng tao, kung hindi kailangan din ang presence ng isang dating Vice President Lenny Robredo. Hindi naman hinihingi ng mga kababayan niya na lumusong din siya sa baha, ngunit siya po ang kusang nagloob na lumusong sa baha para iabot yung mga relief goods na kung saan ang ating mga kababayan na kanyang inaabutan ay nakalubog din. Kagaya niya, inaabot niya na nakalubog din. Mahalaga kasi sa mga ganyang klaseng kalamidad na sinasapit o hinaharap ng ating mga kababayan na kailangan ng presence, no? Hindi lang po ang ayuda o mga pamimigay ng mga pera o whatever po dyan, pero salamat po talaga. At dito po sa ginawa ni Mr. President Bongbong Marcos, napakaganda po yan dahil pinaramdam niya ang kanyang pagiging ama ng Pilipinas na nandyan siya na handang tumulong sa abot ng kanyang makakaya, sa abot ng makakaya ng kanyang administration. Kaya ito po ang pinakamaganda na maramdaman ng ating mga kababayan na ang isa na itinuturing na ama ng Pilipinas ay binisita po sila sa oras ng kanilang kahirapan, ng kanilang kagipitan. Okay, napagaganda po yan, di ba? So, huwag natin pag-usapan yung isa kasi alam naman po natin na tumulong din po siya, pero hindi natin nakikita ang presence niya. Pero itong pinaka magandang ginawa ng dalawang ito at lalong-lalo na po si Atty. Lenny Robredo na hindi po siya public official, siya po ay ordinaryong Pilipino, pero tinalo niya pa ang isa. 'Di ba? Lumusong sa baha. Pero yung isa, hindi natin alam kung nasaan pumupunta. 'Di ba? Kaya napakaganda po niyan. Ayan, muli maraming salamat Mr. President at hindi niyo po pinabayaan ang aking mga kababayan diyan sa Naga dahil taga-Bicol din po ako. Hopefully, hindi po ito lang sa Naga. Bibisita po yan sa lahat ng mga kalagwaran na nasalanta ng Bagyong Christine. Oh, hindi lang po yan sa Naga. Siyempre, ang kanyang serbisyo ay hindi lang sa isang distrito o sa isang lalawigan. Ang kanyang serbisyo, nationwide po yan. Okay? Oh, yan lang po mga ka-action. Gin-share ko lang po sa inyo. Muli, maraming salamat sa PTV Philippines. Ayan, thank you so much. Kung gusto nyo po mapanood ang kanyang briefing, pantahan nyo po ang PTV Philippines. Doon nyo po mapanood ang full video niya. Okay? So muli, maraming salamat sa ating mga viewers. Ayan. And have a good day to all. Beautiful.